7:49 PM. Today is June 13, 2022. Here's your host, Marvin Ray XD. Part 2 sa itong evening edition series sa itong Marvin Ray Vlog. So, mag-discuss-discuss na tagkaroon hinay-hinay. So, napag-isipan ako gaganiha ba, slowly but surely, I have to change my life. So, bawal na sa ko ang mukha o nagdaghan. Bawal na po sa ko magpaka-busy o sobra. So, kung sa Marvin Ray Vlog, sobra akong busy. So, dili exceptional ang Bunker 1 Edition Series. Pero, gani, napag-isip-isip din, napag-isipan ko din na what if, o mag-imagine lang ka, what if, human na mong klase, wala na tayo school time, screen record time sa Marvin Ray Vlog. Punaapa tayo Bunker 1 Edition Series. Hindi ko pa rin alam kung angay ba ta mag kids paint while nasa Bunker 1. Kasi si BBM na ang presidente. So, maaring naanay mabago ang society. Diba, sa panahon ni Duterte, focus yun sa tunay na pagbabago. Sa panahon ni Aquino, naagi yung mga pababago, sad. Pero, mas lasap din mo tong panahon niya ang freedom. Sometimes, abusive freedom, abusive use of freedom. Pero, din ako mo trash talk, BBM versus Lenny karon. So, dawat na ako ang kamatuoran. Wala na ako yung mahimo. Pwede na si Lenny, naka-move on na din ako. Lumalaban din ako para sa Pilipinas. Pero, pwede man, tama man po ng gingon sa BBM supporters. Mag-move on na ta. Naanatay bagong presidente. So, actually morning, gisulat na ko ganiya sa Code of Ethics. 5 to 10, Strength of the Filipino Character. Yes. Okay. Di na tayo mag-zoom kayo. Wala namang gugay or... Ah, sige. Tayo na to, be. Unya pa siguro mo ulit ng Longinia. Siguro mag... 10 minutes lang siguro tano. Try na itong 10 minutes lang sa ito Marvin Ray Vlog. So, kuan. So, maring naligana mo kaon, sukad kagahapon. Wala gihurot ang sardinas. Na ako'y nakita sa iyahang tiyan, nagburot, it is a sign na buntis si Marikin. So, si Marikin, buntis na siya sa una. Na siya anak po, upat kabuok anak. Tingala kung ano, wala na itong mga anak ni Marie Kate karon. Kay si Marie Kate ay isang straight cut. Karo na duda, manggod, kini si Marie Kate may tendency nga descendant ni siya sa mga alaga ng mga iring ni isa na eh, Magnawa family. Ang ilang province ay Bohol. And honestly, nadagan na sila gering sa una. Kalit lang na-abandon na. Sakit talaga sa feeling. Normal lang ginang ingana mag-abandon kag ering. Kay dili ma-feeling mo na dili namang gud ering ang pinaka greatest value or pinaka main value sa imuhang sarili, sa imuhang kung unsay na address sa imuhang puso. So, sa ako naman personally,
Oo, mas na-prioritize na akong sarili sa same sa ubang tao. Especially sa mga cat lovers. Ako, cat lover ako, pero concerned din ako kay Marie King. Sa iyahang kalagayan, sa iyang kalusugan. Seems like, nagiging super sad ako kasi gani nga balay, pwede nga mapuyaan ni Marie King. Kaya lang, na ako'y kakitaan na tendency basig mapupop si Marie King dari. Pag ausun si Marie King, imuha lang siya trick. Madara nag-trick. Halimbawa, mugawas ka. Kunwari nakidala nga pagkaon. So, sa Marie King, moto-oto na sa imo. So, mugawas na si Marie King. Dapat, you should quickly close the door. Kung si Marie King nigawas ganiya sa gate, tendency anan, nagpupup na siya. Wala ko nakita na nagpupup si Marie King Dria or nangihi. But, okay lang. Pero, imagine mo, what if balay na nako ni? Pwede na kung, pwede ko mag-alaga what I want, di ba? Pas aron ron, taligsik. Si Marie King, pwede siya mukulong ng diri. Kaya lang, naanad na po siya sa Picas Balay na LA. Mag-asawa ang nadira, tapos anak, baliwala na may yaya. Huwag naman nagpuyo ang yaya, diri ah. Siguro layas na to. Hindi ko updated, huwag ko nagagawa sa balay. Naraman ko diri. Diba? Okay. So, napalit na ako ni Ganiha, guys. Total price of 40 pesos. And, nalista na ako siya sa yellow paper as a dedication of Jupiter return na goals. Dua ka goals, by the way. And, can you imagine what if mulingkod na si BBM first day? Kasagaran manggod, mag-inauguration as ano mani 3 PM 3 PM muling kod or siguro mag-start ang programa no na related sa inauguration or dili pa ka na ang pinaka-official time pwede pa na ko mausab tong i-edit na ko kaganiyang buntag dito sa Bangker 1 PBBM inauguration. Excited na po kaayo ko kay this is a fresh start. Lalo na sa mga kabataan na kapres na ako. Sa panahon ni Duterte, it's all about cleaning something massive dirt in the society. Lalo na ang mga drug addicts. Kasagaran na sila, chuy-chuyan, chay-chayan. Drug users. Naman po ko na-encounter na sa una, kaya lang, dili kayo super aware, wala man yun na, wala man ko apil-apil o storya sa ubang tao. So, it seems like, igor ako na minaw. Na, talig sick na sad. Patuon ko palingki ani. Katong, bag-uhay na ni gawas ang kulbal, wala man to'y ulan, wala po to'y talig sick. Ay, sige lang, sagdi lang na eh. Okay, so, kuan, morning tamang discussion, tamang panahon na ni siya, guys, to tackle something great. Kasi ako, sa 6 years, sa panahon ni Duterte, sobrang maganda ang panahon ni Duterte. Kaya lang, sa kuwa personally, hindi ako nag-thrive to create new friends. So, mauna yung problema po sa ko, ah. Pero, oy, sa panahon ni Duterte, nagan po kong na-achieve na goals. So, it seems like, sapat naman po sa ako, nga, na ako yung mga goals na na-achieve, maaaring, makontento na ko kung unsay naa na sa ako.
sa bibian ng presidente, ako lang sang i-sense muna kung angay na ba kong muundang aning ginagingaw na itong kids paint. Kasi I am already an artist sa, wala pa ko naghimo og Marvin Ray Vlog na YouTube account. So, it seems like I am already artist in the past. Kasi sa panahon pa ni Noy Noy, panahon pa ni Gloria, di na kaya na ako ma-remember unsa man tong mga na-achieve na ko na goals. Only the time machine is the answer. Sa panahon ni Noy Noy, napug ko'y fresh start. Sa panahon ni Duterte, I am very alone. I am living in peaceful life. I am living with a massive goals. Sa panahon ni BBM, change is what we need. Pero ang platform ni BBM, unity. Ang panahon, ang platform ni Duterte, it's all about war on drugs talaga. Pero wala mang yun ito iniingon na pagbabago. Uy, kilat. Kalit raman to. Okay. Dungog din yun. Madungog din ano. Di man kayo kusog, pero biglaan mang ito nga tulugdog. Kulog. Okay. Change topic. By the way, Kuan, what if mawala ang wifi ni no? Kay nakalitra ni dalugdog. Kasi mawala ang wifi ba? Patay yung taan ni. Kamera na lang taan ni karon. Okay, raman po. So, Kuan, guys, I'm trying my best to change my life. Sisikapin ko mag-socialize sa panahon ni BBM. And ako, personally, matagal ko na itong hinihintay. Ayoko nang mag-isa. Pero gani, pwede ito maingon nga, mamili tag new friends. Depende silang personalidad. Nakadepende na siya, Choy. Okay. Mercury in Gemini na yata taon niya day 1. By the way, nag-ulan. Patungan pa din ko palingki, ani. Ni Malpul, eh. Kung mama, mag-ana na po, yaw-yaw. Kaya daw na ako gapdan o payong kamabaw sa problema. Okay, tagailan ko 3 minutes, ha. Pag man sa 3 minutes, mababay na ta. So, okay, change topic. Madami pa akong gustong i-achieve in life. Or nag meetups ang pag-uusapan. Chika-chika, mag-collaborate og vlogs or vlogging, and kung unsa man tong mga same interests with each other, pwede nato na siya i-discuss. Pwede ta mag-thrive with each other. Okay, so pangarap kina ko na, and I'm very happy kasi tapos na ang paranungkulan ni President Duterte. It seems like super normal ang panahon ni Duterte. And wala unang drugs, wala untong mga adik-adik, wala untong mga tambay. Pero, advantage na po na siya sa majority sa Filipino people. Not only Gen Z, kundi tanang generation na din. And ako, honestly, I'm very happy kasi sa 6 years, sa panahon ni Duterte, nasad ko'y na-achieve, Jud. Oo. And sa panahon ni BBM, it's not achievement ang pinaka-importante sa ako, kundi pag-socialize. Ang giingon na unity, kailangan nato mag-unite. Kailangan
kung unsa man tong platforms, kung unsa man tong mga programs, hindi tayo dapat magkawatak-watak. Mao nay ako mo agree ko anang unity. Maski dili si BBM akong giboto. Gidawat na nako ang pagka pilde nila ni Robredo. Nag-ulan jud siya, guys. Napadre cellphone ang kulbal. Nako kamalas pod. Mukha na pod ang ulan. Ang giingon man gud sa notification magulan daw. Unya pa alas 9. Perdre sa downtown Davao nag-advance man gud og isa ka oras. Okay, so kuan guys, unsa pa man tong upcoming nato nga discussion? I-discuss na nato siya. Just like what I've said, no, na gusto na ako mapalit og bagong sanina. Kasi, ang sanina na ako sa panahon ni Noy Noy, nagamit pa man ako to siya atong 2016 and early 2017. Pero wala na ako siya nagamit karon. Yes. Sa panahon ni BBM, kailangan something new, something money pinaka importante dere. And kana unsa ganing unity mao nay kailangan natong tema for the whole 6 years, di ba? And wala pa ta kabalo unsay unsang mga platforms ang kailangan natong i-achieve, di ba? Dagan-dagan pa, unexpected pa na kaayo. Dili pa na siya maingon sa karon. Okay, so atake sa ako another 2 minutes ha. So promise na guys, magbabay na gid ta. Tawad ka. Okay, so unsay may imagine ninyo karong adlaw? Gabi-o na. Unsay may imagine ninyo, unsa bay klaseng unity ang pinakakarapat dapat sa to ang mga Filipino in the next 6 years? Isipon ni mo guys, hapit na ang Pluto in Aquarius. Pero mas hapit na ang pagsaka ni BBM sa Malacañang Palace. Mag-inaugurate na si BBM. So dagantag expectations, dagantag plano, dagantag mga pangarap, dagantag dapat buhaton, dagantag something happenings. 20 days of Jupiter direct sa panahon ni BBM. Actually, 21. I-appel mo on June 30. Pero July 1 to 20, good usually, it's 20 days. So, pagka July 21, expected na to na Jupiter is going to SR. Okay, guys. So, magbabay na ta. Okay? Bitin po kaayo. Bitin kayo to ang discussion. Limited na tong oras. Okay, guys. So, magbabay na yun ta. Napataugma ha. Sa kanon, babay na. Thank you for watching, guys. I love you all.